best gifts. Napakaganda po ng team na ito sapagkat dito inaalala natin ang mga regalo ng Diyos sa ating mga buhay. At this Sunday ay maganda po ang topic na ating pag-aaralan this morning. This is about eternal life. Patungkol sa buhay na walang hanggan. Ang bawat isa sa atin na anak ng Diyos ay napakapalad sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. At ito po'y ating tatalakayin sa umagang ito upang higit na maging malinaw sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyo. We invite the presence of the mighty Holy Spirit sa aming kalagitnaan to open our heart, to open our understanding, to open our spirits sa kapangyarihan po ng inyong salita. Salamat po sapagkat alam namin that you will bless each and every one of us. You will touch our hearts. Kayo, Panginoon, ang magpapalaya sa bawat isa na nakakaranas ng kaguluhan, ng kalungkutan. Kayo ang siyang magpapagaling sa mga sakit at karamdaman ng bawat isa na sumasampalataya sa inyo. Kayo rin po ang magtutugon sa lahat ng mga panalangin ng inyong mga anak. Damang kayo po ang nakasisiyasat ng aming mga puso. Salamat po sa inyo, aming Amang Banal na nasa langit, sa lahat ng mga bagay na inyong gagawin sa aming mga buhay this morning. In Jesus' name we pray, amen and amen. Praise God. Again, our topic is eternal life. At ito po ay napakaganda para sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat nung tayo ay unang nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, tayo na tunay na tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Tayo na sa ating puso ay kinilala natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay binigyan po niya tayo ng eternal life. Sa Romans chapter 6 verse 23, ang sabi po sa talatang yan, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Tayo po mga anak ng Diyos, hindi lang po yung mga mangangaral, hindi lang mga leaders, kundi ang bawat isang sumasampalataya, kasama po yan dapat sa ating pong mga memory verse. Kasi nandiyan po nakasaad yung dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tayong lahat ay nagkasala at ang sabi, hindi tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. At ngayon, dahil tayo pong lahat ay nagkasala, ang kabayaran po ng kasalanan natin ay kamatayan o walang hanggang pagkahiwalay sa ating Amang Diyos na nasa langit. Pero salamat sapagkat ang Diyos noon pa man na nagkasala ang ating unang magulang na si Adan at si Eva ay nagtakda na po ng regalo para sa bawat isa sa atin upang hindi po tayo forever ay mahiwalay sa Kanya. At yung pong tinakda niyang yon ay ang Kanyang regalo sa bawat isa sa atin na eternal life sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. The Bible declares that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung sinasabi na regalo ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, ay dumarating o mararanasan lamang ng isang tao sa pamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, without the Lord Jesus Christ in our lives, wala pong kasaysayan ang buhay ng bawat isa sa atin. Walang halaga. Kawawa po tayo. Kaya dapat lamang po na ating mahalin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po nung time na yon ay isa rin pong lingkod ng Diyos at
nangangaral din po ng salita ng Diyos. At bilang isang kabataan ay dumarating po sa kanyang buhay na minsan meron din po siyang agam-agam, meron din po siyang takot na humarap sa mga tao. At may pangingimi din po siya na ipahayag ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinulatan po siya ni Apostol Pablo na ang sabi po niya kay Timothy, "Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner." Sapagkat nung time na yon, ay si Apostol Pablo po ay isang bilanggo. Siya po yung ginamit ng Diyos para din po si Timothy o si Timoteo ay higit pa na madagdagan ang kanyang kaalaman patungkol po sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya, huwag kang mahiya patungkol sa patutuo ng Diyos ng Panginoong Hesukristo kahit patungkol sa akin na isang bilanggo. At ang sabi po niya, "But cheer in suffering for the gospel by the power of God." At ang sabi niya, "Who saved us and called us to a holy calling." Sa kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay iniligtas at tinawag po tayo sa isang banal na pagkatawag. Ang sabi po, "Not because of our works, but because of His own purpose and grace." Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa ating mga kabutihan, hindi dahil sa ating mga ginagawang tinatawag natin na good works para sa mga tao o sa mga pamamaraan ng ating pamumuhay. Kundi ang sabi po, yung pong pagkaligtas at pagkatawag sa atin, ang sabi, "which He gave us in Christ Jesus before the ages began." Ito po ay plano na ng Diyos noong una pa man, na ang bawat tao ay tunay na bibigyan po niya ng buhay na walang hanggan. At ang sabi sa verse 10, "and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel." Kaya nga po, lahat ng bagay na ating pong mararanasan at nararanasan ngayon na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao at tayo po ay tinubos niya sa ating mga kasalanan, sabi, "He abolished death." Tinanggal na po, inalis na ng Panginoong Hesus ang kamatayan sa bawat isa sa atin at sabi, binigyan tayo ng buhay and immortality sa pamagitan po ng kaliwanagan ng Ebanghelyo. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, mga kapatid. Ating pong pag-aralan, bakit po itong eternal life ay napakahalaga? Ang sabi po sa next slide, eternal life comes from the Greek words na aionios zoe. Yung zoe po dyan na Greek word ay nagpapahayag po ng pinakamataas at pinakabest na buhay na pwede pong tanggapin o maranasan ng isang banal ng Diyos. Ang mga banal ng Diyos ay tinatawag na mga mananampalataya ng ating Diyos na buhay at sila po ay tunay na ibinukod. Pag sinabi pong saints, hindi po ibig sabihin hindi po nakakagawa ng kasalanan, kundi sila po ay itinangi ng Diyos mula sa karamihan. Zoe, yan po yung buhay na taglay-taglay ng bawat mga saints o banal o mga ibinukod, itinangi ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng eternal life ay forever life, everlasting life. Ito po'y isang kakaibang uri ng buhay na nag-uumpisa po dito sa lupa at nagpapatuloy hanggang po sa kalangitan kapag po tayo'y kinuha na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit po tayo ngayon nandito po sa lupa, tayo na mga umibig, sumampalataya,
at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, ay taglay-taglay na po natin itong eternal life na ito. Kahit ikaw nakaupo ka dyan, meron kang eternal life, kapatid, kung ikaw ay tunay na sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. Amen. Pag nabasa po natin sa Bible yung word na eternal life, particularly, yung life po na yun na tinutukoy ay Zoe. Sapagkat ang life po sa Bible ay meron pong iba't ibang kahulugan sa Greek word. Pero yung buhay, yung Zoe life na ibinigay po para sa bawat isa sa atin, ito po yung kakaibang uri ng buhay. Ito po yung buhay na ikaw ay immortal. Nag-uumpisa yung buhay na iyan, nandito ka sa lupa, taglay-taglay mo na. And then, pag kinuha tayo ng ating Panginoon, patuloy po na taglay-taglay natin yung eternal life na iyan. Sa next slide. Amen? Ang sabi sa next slide, John 1, 12-13. Ang sabi, but to all who did receive Him, who believed in His name. Ikaw ba yan, kapatid? Sabihin mo sa iyong katabi, ako yun. Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sumampalataya ka. He gave the right. Pag sinabi pong right, ang kahulugan din po niyan ay authority, power, or dominion to become children of God. Who were born, ang sabi ng Bible, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Dito po'y makikita natin na nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus at tinanggap natin siya sa ating buhay, nag-umpisa na po yung new humanity ng bawat isa sa atin. Bakit? Yung una natin pong pagkatao, yun po yung kalooban po ng tao, ng ating mga magulang. Amen. Pero, nung pong tayo'y sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, meron na po tayong bagong pagkatao. New humanity. At ito pong new humanity na ito, na binigay sa atin ng Diyos, ay ibinigay sa atin for eternal life. Amen. Saan po? Sa Kanyang kaharian. Napakabuti ng Diyos. Kaya ang bawat isa na nakaranas ng bagong kapanganakan, ang tinutukoy buti yan ay new birth. Yung pagiging born of God, yung pagiging anak ng Diyos, yan po ay nangyayari sa oras na ating tinanggap, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang bawat tao na hindi pa po tumatanggap, hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi pa po sila born of God. Hindi pa po sila children of God. At hindi pa po nila nararanasan yung new humanity o yung bagong pagkatao. Kaya ang palad mo, kapatid, dahil ikaw na tumanggap kay Jesus ay may bagong pagkatao. Born of God ka, amen? Meron kang new birth experience na ang sabi, ito'y hindi kalooban ng tao, kundi kalooban nino ng ating Diyos na buhay, who were born of God. Kaya ikaw, kapatid, isipin mo, nandiyan ka lang, maaring may pinagdaraanan ka sa mga araw na ito, maaring wala ka naman pinagdaraanan at masaya ka, pero ang napakaganda mong kalagayan, ikaw ay born of God. Sa next slide, mababasa natin, without the new birth, a person can neither enter the kingdom of God nor become a child of God. Ito po, isishare po natin ito sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Kasi kailangan pong maranasan ng bawat isa yung new birth, yung pagiging born of God, yung pagiging tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos, na ito po ay kalooban ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang John chapter 3, verses 3-5. Begin. Jesus answered him. Si Nicodemus po yan. Truly,
truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Pinaliliwanag po sa talatang yan na kailangan talagang maranasan ng isang tao ang pagiging born again para maranasan po niya at makapasok po siya sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, yung makabilang siya doon sa kingdom of God. This world, ang sabi po ng Book of Corinthians ay kingdom of Satan. Kasi hindi pa po totally lahat ng mga tao ay sumampalataya sa ating Diyos na buhay. Pero unti-unti po na nare-recover po ng Diyos ang kingdom na ito from the hand of Satan. Bakit po napapunta sa kamay ni Satan? Noon pong mas kinilala ni Adan na sundin si Satanas kaysa utos ng Diyos na huwag kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Noong time po na yon ay napapunta po sa paghahari ni Satan ang mundong ito. Sapagkat nung una ay ibinigay po ng Diyos kay Adan ang dominion, rulership dito po sa earth, sa lahat po na nabubuhay dito sa lupa. Mga herbs, mga animals, birds of the air, lahat pong nilikha ng Diyos na nandito sa earth. But when Adam sinned against God, yung pong lahat na nakay Adan ay napunta po sa kamay po ng kaaway na Diablo. At salamat sapagkat nare-recover po ng Diyos ang mundong ito mula sa kamay ng Diablo. At tayo po ay kabilang doon sa mga tao na nandito sa mundo na hindi na po tayo nandoon sa paghahari ni Satan, nandoon na po tayo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga po sabi, tayo ay inilipat mula sa kingdom of darkness, dito naman tayo sa kingdom of light. Praise God. So mahalaga po yan na maranasan ng bawat tao yung born again experience. Para sa mga bago, yung pong born again, hindi po ito relihiyon. Hindi po ito isang sekta o denominasyon. Ito po ay isang karanasan na ibinibigay ng Diyos sa isang tao na sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Jesus. Yung tunay na pagsampalataya. Kaya nga po kapag ikaw ay na-born again, ang isang tao ay nakakaranas po ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung kanya pong dating buhay, unti-unti, inaalis ng Panginoon yung mga hindi magagandang mga gawain, hindi magagandang mga attitudes, mga kaisipan, binabago ng Diyos at ginagawa niyang angkop doon po sa kanyang kaharian ang buhay ng tao na yon. Amen! Kaya kung dati ang isang tao ay maraming mga bisyo, maraming mga kasalanan na ginagawa, unti-unti po yan, inaalis ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos. Yung mga hindi magaganda yung attitude, yung mga character, yung mga likes and dislikes nila ay hindi naaayon sa pamantayan ng Diyos. Yan po ay inaayos ng Panginoon hanggang po sa ang sabi, from glory to glory, tayo ay nachi-change at hanggang sa ma-reach natin yung full stature ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binabago ng Diyos araw-araw. Amen. Kaya pag binubulungan ka ng Holy Spirit, sa puso mo may nangungusap na huwag nang gawin ang isang mali, huwag nang magsalita ng isang mali, huwag mag-isip ng isang mali, susunod tayo sa Holy Spirit sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng kaharian o paghahari ng ating Diyos na buhay. Praise God. So ang sabi, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yan pong water na iyan, hindi naman po yan yung tubig na literal. Ang sinasabi rin po ng Biblia, ang water po ay nagre-represent o kumakatawan din po sa salita ng Diyos na atin pong narinig araw-araw.
At yung Spirit po dyan, it is the Holy Spirit who works in our hearts and in our lives nung pong ating tanggapin ang Panginoong Jesus sa ating puso. Amen. Tayo po ay tinataka ng Diyos ng Holy Spirit. Meron tayong Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya meron pong nangungusap sa bawat isa sa atin. Amen. Sa next slide, eternal life is the life of the redeemed. Buhay ng mga tinubos. Pero hindi po ito simpleng buhay lang na walang katapusan, kundi ito po'y isang buhay, ang sabi po sa John chapter 10 verse 10, isang buhay na sabi abundant, masagana. Ito po ay buhay na ibinibigay ng Diyos sa mga iniligtas niya. Ito po'y buhay niya mismo. Ang sabi ni Lord, I came that they may have life and have it abundantly. Fullness of life. Kaya tayo po sa ating mga buhay espiritual, hindi po talaga tayo dapat nalalamig. Bilang mga anak ng Diyos, nasa iyo yung fullness of life na pangako ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka dapat nagagapi ng mga problema at pagsubok. Dumaraan lang ang mga bagay na yan sa buhay natin, pero lahat yan ay ating malalagpasan. Ibig sabihin, we will not dwell on the loneliness, on the sadness, on the frustrations na ating pong mga nararanasan sa ating mga buhay. Dahil tayo po ay binigyan ng masaganang buhay. Pag sinabi pong masaganang buhay, huwag agad nating isipin ay financial o material na buhay. Spiritual muna. Dahil ang tunay na buhay natin ay pang-spiritual. Amen. Yung pang-physical life po natin kasama ang material na buhay, yan po'y pang-mundo lang eh. Compared sa eternal life, eh wala pa po yung katiting na maliit doon sa walang hanggang buhay na binibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. As a child of God who possess the fullness of life, gusto po ng ating Panginoon na tayo ay tunay na maging overcomers sa lahat ng mga hindi magandang bagay na pinagdaraanan natin sa mundong ito. At tunay naman po na makakaranas tayo ng mga bagay na yan because this earth, this world is not our permanent home. Tayo po ay mga strangers and foreigners lang po dito sa mundong ito. Ang tunay nating tahanan ay saan? Sa kalangitan. Kaya napakapalad natin, tayo ay tagalangit. Pag sinanong sa'yo, taga saan ka? Sabi nyo, tagalangit. Tagalangit, pero ang address ko dito sa lupa ay dito sa 2110-0, Leyte del Sur Street, Sampaloc, Manila. Yabang mo naman, tagalangit ka. Hindi ako mayabang. Sinusunod ko lang at sinasampalatayanan ang sinasabi ng Bible. Amen! We belong to God's kingdom and God's kingdom now is in heaven. Pero pagdating niya, yung kingdom na iyan ng Diyos ay bababa dito sa whole earth na ito. Amen. Pero hindi yan ang ating topic. Next, ito po, isa-isahin po natin yung 7 important things patungkol po sa eternal life na taglay-taglay natin. The word Jesus Christ is the source of life. Yung pong life dyan ay Zoe life. Eternal life po ang tinutukoy dyan. Sa John chapter 1 verse 4, ang sabi, in Him, Jesus Christ, was life and the life was the light of men. Na kay Kristo Jesus ang buhay. At yung buhay, ang sabi, ito yung liwanag ng mga tao. Kaya kung si Kristo Jesus nasa puso mo kapatid, ang mundo mo, ang buhay mo ay may liwanag, hindi madilim. All living things owe their existence to Jesus Christ, the Word. Sinabi ng Bible na all things sa mundong ito were created by Him and through Him sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 3 verse 13 and 15, ang sabi, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man, that whoever believes in him may have eternal life.
Ano pong ibig sabihin ng talatang yan? Sinabi po yan ng Panginoong Jesus haba pong siya'y nangangaral sa mga alagad at sa mga tao na kaharap po niya noong time po na yon at kasama si Nicodemus, pinapaliwanag po niya na no, hanggang noong panahon po niya ay wala pa pong tao na nakaakyat sa langit. Eh nasaan yung mga banal? Noong panahon na yon, sina Abraham, sina Isaac, sina Moses, hindi pa po sila umakyat sa langit, kundi nandoon po sila sa paradise. Isang lugar po iyon na hindi pa po doon sa kinaroroonan ng Diyos, sapagkat hindi pa po ang ating Panginoong Jesus nagdusa, hindi pa siya namatay sa krus, hindi pa niya natubos ang lahat ng kasalanan ng tao. But the saints of the Old Testament were in paradise. Wala po sila doon sa impyerno. Ngayon ang sabi, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. Yung Son of Man po dyan ay isa sa title ng ating Panginoong Jesus. That whoever believes in Him may have eternal life. Kaya ang tunay na pinanggagalingan ng eternal life ay sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus Christ. He is the source of life. Kaya sabihin natin sa ating katabi, mahalin natin ang ating Panginoong Jesus. Next, number two, God gave His unique Son because of His great love for the world. John 3:16, basahin natin, malakas sabay-sabay, for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Dito po sa text na ito, yung pag-ibig ng Diyos sa mundong ito sa pamagitan po ng pagbibigay sa Panginoong Hesukristo, ito po yung basehan niya para po sa pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi pa po nagkatawang tao, hindi pa po at hindi pa tayo natubos sa ating mga kasalanan, hindi pa po binibigay yung eternal life na iyon. Only when the Lord Jesus Christ nagkaroon po siya ng katawang tao na matay sa krus, nagdusa, inilibing, at noong ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Noon po, naranasan at mararanasan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya itong eternal life. Praise God! Sapagkat tayo'y nabuhay sa panahong ito na mahigit na pong 2,000 taon ng ating Panginoong Jesus ay natapos na yung Kanyang sacrifice on the cross of Calvary. Kaya na i-enjoy na po natin ngayong panahon na ito yung eternal life. Ang pagiging anak ng Panginoong Jesus ay kakaiba po sa pagiging anak natin. We are called children of God, sons of God. Pero ang ating Panginoong Jesus sabi, begotten son, unique son of God. Nag-iisa lang o tanging anak ng Diyos. Amen. Believer, next slide. Believers of Jesus possess eternal life and they obey Him. Kung tunay na taglay-taglay po natin ang eternal life, tayo po yung mga sumusunod sa Kanya. Sabi sa John 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains in him. Kaya napakahalaga ng obedience natin sa mga pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Jesus na nandito po nakasaad sa banal na kasulatan. Kung taglay po natin talaga ang eternal life, we are those who obey the Son of God. Pero yung mga hindi sumusunod sa anak ng Diyos, ang sabi, hindi nila makikita, hindi nila mararanasan yung eternal life, kundi ano ang sumasa kanila? Yung puot ng Diyos. Kaya nga po, ganito kahalaga kung bakit kailangan natin na ibahagi si Kristo Jesus sa mga tao. Kahit makikita natin na sila nabubuhay ng masagana, tumatawa, kumakain, naglalakad, pero in the spiritual world, the wrath of God remains on them.
kung wala po silang taglay na buhay na walang hanggan. Mapalad ka, kapatid. Number four, those who have received Christ and have eternal life, God's life also share in the life of the Father and His Son, Jesus Christ. Ito po, tandaan po ninyo itong talatang ito dahil ito po ang nagpapahayag na tunay that we share the life of the Father and the Son. Sa Tagalog ang sabi, sumusulat kami sa inyo. Unang Juan 1, kabanata 1, talatang 1 hanggang 3. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin Siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan. Pinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Praise God. Tayo na may buhay na walang hanggan, we share in the life of the Father and the Son. Sino po ang sumulat niyan? Si Apostol Juan, isa po sa 12 disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po mismo yung nagpapatotoo. Sabi, siya'y aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan kasi kasama po siya palagi ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang 12 disciples. At kabilang po siya doon sa first three ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Sinasabi po ng talata that eternal life is Jesus Christ Himself. Kaya nga po, dito binibigyan din sa atin that if we have Jesus Christ in our hearts, we have the eternal life. Naintindihan po natin mga kapatid. Kaya napakahalaga, again I reiterate, na napakahalaga po yung pagtanggap sa Panginoong Jesus upang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit ang 12 disciples, sila po yung kabilang sa mga first martyrs. They never denied the Lord Jesus Christ kahit po sila ay dumaan sa mga pinakamabigat na parusa na kamatayan dahil sa kanilang pagiging Kristiyano o disipulo ng ating Panginoong Jesus. Sabi sila, sabi, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatotohanan namin. Hindi po nila magagawa yun, that they will die for their faith in the Lord Jesus Christ kung hindi po nila naranasan, kung hindi nila nakita at napatotohanan that Jesus Christ Himself is the Son of God, the Savior of the world, the Messiah. Eh grabe po ang mga martyrdom na naranasan nila. Hindi lang po sila pinutulan ng ulo yung iba sa kanila. Merong ipinako sa krus ng pabaliktad. Si, yan nga pong sumulat niyan, si Juan, Apostle John. Dumaan po siya sa, inilagay po siya sa kumukulong langis sa malaking kaldero. Kaya nang po hindi po siya namatay. Dumaan din po siya sa patalim, papatayin po siya, pero hindi rin po siya namatay. Talagang kamatay, kasi may plano ang Diyos sa buhay niya. Kaya, doon po siya dinala, ginawa po siyang exile sa island of Patmos. At doon po sa island of Patmos, pinahayag sa kanya ng Diyos ang aklat ng pahayag. Kaya po nasulat yung aklat ng Revelation. Mag-isa lang po siya doon. Inisip po ng mga umuusig sa kanya na mamamatay siya doon dahil mag-isa lang po siya, wala po siyang kasama, pero nagkamali po yung mga tao na yon dahil nabuhay pa po siya ng matagal even after doon sa island of Patmos. Nakaalis po siya doon at nabuhay pa po siya ng matagal. Amen. Purihin ang ating Panginoon.
So tayo rin po ay magiging matapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, kagaya ng first disciples, first believers of our Lord and Savior Jesus Christ. We share the life of the Father and the Son. Nandito pa lang tayo sa lupa, taglay-taglay na po natin yan. Kaya nga po tayo, ang laya po nating lumapit sa ating Panginoong Jesus, ang laya nating mag-pray sa ating Abba Father God in Heaven, kasi His life ay nasa atin. Tayo ay nasa Kanya. Amen. Next slide. Those who have eternal life will not perish and are safe in Jesus and the Father's hand. Ulit-ulit po ito natin pinag-aaralan para tumimo sa ating mga puso. Kasi ito po yung basic na foundation ng ating pong pananampalataya. John 10:28 ang sabi, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Sabi ng Panginoong Jesus, My Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Tayo ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesus, nasa kamay ng ating Ama na nasa langit, walang makaaagaw sa atin. Kahit ang Diablo magpumilit pa na agawin tayo sa kamay ng Diyos, hindi po niya tayo maaagaw. Why? Sinabi ng John chapter 10 verse 28. Binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. At dahil walang hanggan yung buhay na binigay sa atin, hindi tayo kayang agawin ninuman. Number 6, those who have eternal life does not come into judgment. Hindi ka na po hahatula ng kaparusahan. John 5 verse 24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Wala na po tayong kahatulan. Kung magtatanong ka naman, paano po yun? Nakakagawa pa po ako ng kasalanan. Kapatid, because you have the eternal life, whenever you sin, ano ang sabi ng 1 John 1:9? Confess our sins to Him. Sabi, He is faithful and just to forgive us from all our sins and to cleanse us from all our unrighteousnesses. Sabi, kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, unang Juan 1 talatang 9, tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga kalikuan. Kaya every time na tayo nakakasala at humingi ng patawad sa Diyos, nililinis tayo. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos ay laging malinis every day. Innocent looking, innocent, kagaya ng sanggol, as if you have never sinned. Hindi po tumitingin ang Diyos sa atin kagaya ng pagtingin ng tao. Na halimbawa, let's say, kayo tumingin sa akin, naalala nyo pa ang mga mistakes ko, yung mga nasalita ko, at mga bagay na hindi ko ginawa noon. Pero alam nyo po, si Lord kakaiba. Every time na tinitingnan po niya tayo, ang tingin niya tayo, sa atin, wala po tayong kasalanan. Why? Nilinis na po tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya lagi tayong hihingi ng patawad kay Lord para nililinis niya tayo araw-araw. Huwag mo nang hihintiin sa next Sunday na ako maghihingi ng patawad, sa next Sunday na ako magko-confess ng sins ko. E di isang linggo ka na hindi malinis, ano? Every day, whenever, kung maari nga po, bago tayo matulog, pagising sa umaga, natulog naman po ako, wala akong nagawang kasalanan nung natulog ako. Who knows, na naginip ka, lumakad ka papunta sa CR, ano, may ginawa ka doon. Nag-toothbrush ka, ginamit mo yung toothbrush nung ano, hindi mo makita yung sayo kasi pikit ka pa. Ano, example lang po yan, ano, pinapatawa ko lang kayo. Yung po, mga simple sins, alam niyo po, ang bait ng Panginoon, tingnan niyo,
Ang tingin niya sa atin, wala tayong kasalanan. Diba? Hindi kagaya ng pagtingin ng tao. Napakabuti ng Panginoon. Kaya dapat tayong magsaya araw-araw. No? Kung meron man tayong mga pinagdaanan o pinagdaraanan, forget it. Go on with life. Move on. Kasi ang pahalad mo, may buhay na walang hanggan ka. At pinili ka ng Panginoong Jesus. Sabi, He does not come into judgment, but has passed from death to life. Maaring ang tao ay hatulan tayo, pero God will never judge us kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Number 7, those who have eternal life shall be raised up on the last day. Yung last day po dyan ay tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 6, 40 and 44, For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Bakit inuulit-ulit ng ating Panginoong Jesus? Para atin pong matandaan, huwag nating makalimutan na merong darating na panahon, last day, pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, na tayo ay bubuhaying muli kung tayo man ay kunin na mula dito sa lupa. Babangunin tayo physically sapagkat ang ating spirit and soul, hindi naman po yan namamatay, pero physically, tayo ay bubuhayin, babangunin at bibigyan ng immortal physical bodies kagaya ng sa Panginoong Jesus, so that we will become with Him forever. We will live with Him forever. Kasi itong physical bodies na ito, hindi po ito angkop sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Kailangan po natin ang immortal bodies. Yung spirit body natin, soul body natin, pwede po doon. Pero ang gusto ng ating Diyos, ng ating Ama na nasa langit, ay hindi po tayo puro mga kaluluwa lang doon. Gusto niya may katawan, immortal, uncorruptible bodies na kagaya ng sa ating Panginoong Jesus. Di ba ang ganda, ano? Eh kung kaluluwa lang tayo, ano kayang itsura tayo? Mga usok-usok lang tayo. Di pa naman tayo nakakita ng kaluluwa. Di ba? Di, walang ilong, walang mata. Ano? Di mo ma-distinguish kung kaluluwa lang. Pero sabi naman, yung kaluluwa, kamukha rin daw. Pero maganda, merong uncorruptible body, immortal body, na kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. Amen ba yan, mga kapatid? Masaya ba kayo? Sino ritong naniniwala that you will be raised up on the last day? Yes, tayong lahat ay magkikita-kita. Dumating man ang time na magkalayo-layo tayo, yung iba ay mapunta na sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa, no? Magkikita-kita tayo doon sa ating pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kaharian ng ating Diyos, magkakakilala pa rin tayo. Ano? Hi friend, hi churchmates, hi, magkakasama tayo doon. Pero alam nyo, maganda doon. Ang gaganda natin. Hello? Yung ilong ko matangos na doon, ano? Diba? Tsaka wala na wrinkles. Ang gaganda natin kasi we are all children of God. A perfect place for perfect people ng Panginoon. Ngayon, kung magtatanong kayo, paano po, yan po bang eternal life ay nawawala? Hindi po yan mawawala. Ang mga taong binigyan ng Diyos ng eternal life, iniligtas po niya. Sila po ay tunay na hindi tatalikod sa ating Panginoong Hesukristo. E paano po na minubo akong alam tumalikod po siya? Ay kung siya tumalikod na forever hanggang mamatay, hindi po talaga siya nabigyan ng eternal life. Hindi po talaga siya naligtas. Pero yung tunay na mga niligtas, kung dumating man sa panahon ng kanyang buhay na siya ay nanlamig, let's say, ano, nanlamig, pero babalik po siya at babalik sa Panginoon. Hindi po siya mamamatay physically, hindi siya kukunin na nasa roon sa ganong kalagayan na pagtalikod sa Diyos. Kaya huwag tayong tatalikod, amen? Pag kinuha ka na, ikaw ay nasa panahon ng pagtalikod mo at hindi ka nakabalik kay Lord, eh wala ka nung eternal life na yon.
hindi ka talaga naligtas. Again, ang tunay na naligtas ay ligtas forever. Ay, hindi po ba nawawala yung kaligtasan? Ipangako nga ni Lord yun eh. Buhay na walang hanggan nga ang binigay niya. Paano po yung mga nawala, hindi yung tunay na naligtas? Maliwanag po ba mga kapatid? Hoy, nag-iba na po ba ang ating doktrina? Hindi po nag-iba. Pinaliwanag lang po natin ang mas malalim. Na tayo na mga niligtas ng Panginoong Jesus ay hindi niya papayagan na maagaw sa kanyang mga kamay. Eh halimbawa, inaagaw ni Satan? Siyempre sumama ka naman sandali, pero hindi ka rin mapapakali. Babalik ka rin kay Lord. Yes, babalik ka rin kay Lord. Sino ritong nakaranas na ilang panahon ng kanyang buhay umalis kay Lord? No? Pero bumalik din, ano, di ba? Kasi niligtas ka, meron kang eternal life. Kaya magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso na tayo na mga anak ng Diyos, we belong to Him forever. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ingatan po natin ang kaloob na iyan ng Panginoon at i-share natin si Lord Jesus sa mga tao, sa mga pamilya natin, kaibigan natin, kakilala natin. Kasi para hindi lang tayo, di ba ang sarap na ang daming natin doon sa kaharian ng ating Diyos sa kalangitan, pagbabalik niya. Hindi tayo maghahanap, ay sayang, di ba, walang ganon. Kundi masaya tayong lahat. Praise God, tayo pong lahat ay tumayo.